Hello, Impacta. Ako si Karen, tubong Sorsogon. Ikukwento ko lang ang naging karanasan na nakakatanda kong kapatid na si Ate Cecil. 20 years ang agwat ng edad namin ni Ate. Bale, 40 anyos na siya nang ikwento niya ito sa akin habang ako naman ay 20 anyos pa lang. Napilitan daw tumira sa Mindoro si Ate. Taga roon kasi si Kuya Jay na siyang napangasawa nito. Noon daw ay nakatira sila sa bahay ng biyana niya, ngunit hindi nagtagal ay umalis sila doon. Nagkaroon kasi ng alitan sa pagitan ni Kuya Jay at ang tatay nito. Doon daw sa pinakadulong bahagi ng Socorro Oriental, Mindoro sila tumira. Bali nakahanap daw sila ng uupahang bahay doon. Nang mga panahon na yon, may dalawang anak na raw sila. Ang panganay nila na si JV na noon ay 15 anyos at ang 10 taong gulang nilang bunsong babae na si Nicole na medyo may katarayan. Nang bagong lipat daw sila doon sa bahay, ay nagtataka raw sila dahil parang napakailap ng mga tao sa kanila. Ni hindi nga raw makatitig ang mga iyon sa kanila. At tila ba pinangingilagan nila ang bahay na iyon. Sinubukan daw ni Ate Cecil na batiin ang mga kapitbahay nila. Ngunit, tinitigan lamang daw sila ng mga iyon. Hindi na raw nakatiis si Ate. Nilapitan niya ang isang matanda na nagtitinda ng kakanin. At saka siya naglakas loob na nagtanong sa ginang. Itinanong niya kung bakit daw ganun ang pakikitungo sa kanila ng mga tao sa lugar na iyon. Nagulat siya sa sagot nito. Ayon sa matanda, kinatatakutan daw ang bahay na tinitirhan nila dahil raw hindi yun nilulubayan ng mga aswang. Ayon sa sabi-sabi, ay may nagbabantay ritong aswang kaya walang sino mang nangungupahan sa bahay na iyon na hindi kaagad umaalis. Wala raw talaga nagtatagal doon. Matapos magsalita ng matanda, ay umalis na raw iyon na tila ba nagmamadali. Wala raw nagawa si Ate kung hindi sundan niyo ng tingin. Dali-daling pumasok sa bahay si Ate at ikinwento niya sa asawa niya ang tungkol dun sa sinabi sa kanya ng matanda. Umiling-iling lamang habang natatawa si Kuya Jay. Ang sabi niya sa Ate ko na huwag nagpapaniwala sa mga kwentong patungkol sa mga aswang dahil hindi naman daw totoo ang mga iyon. Mga gawa-gawang kwento lang daw yun ng mga matatanda para may panakot sila sa mga bata at sa mga katulad niyang matatakutin. Inutusan na lang daw siya ni Kuya Jay na lutuin yung mga ulam na binili nila. Kaya naman, sinabihan daw ni Ate si JV na kumuha ng mga tuyong kahoy sa likuran ng bahay. Marami kasing malalaking puno sa likod bahay. Kaya naman, marami rin ang mapupulot na tuyong sanga. Habang nanguhuha raw ng kahoy si JV, ay bigla raw nagbago ang amoy ng hangin. Nangamoy sariwang dugo raw iyon at nanuot sa ilong niya ang kakaibang lansa. Nung una, hindi niya iyon pinansin. Nagpatuloy lamang siya sa pangunguhan.